Ito naman po yung piston ng Honda Dio. Tsaka ito naman yung piston ng Honda Beat. Kaso nakadiferensya noon dito. Ito yung stock ng Honda Dio. Steel bore siya. At ito naman yung stock ng Honda Beat. Alloy yung fin niya. Cooling fin. Kasing sukat lang sila. Mula sa stud. Nagaya ng stud. So, kadaluyan ng oil. Pero dito na siya nagkaiba sa may stud na dalawang stud yung malapit sa timing chain, kasi yung sa Honda Dio medyo parang may bakante. Ito yun, oh, may bakante. Pero sa Honda Beat walang bakante, pero pare-parehas lang yan. Same na sila ng height. Yung lagayan ng timing tensioner. Timing tensioner. Para ma-prove natin kung pwede yung Honda Beat, ilalagay natin yung bore ng Honda Beat doon sa Honda Dio. Ayan yung stock na piston ng Honda Dio. Tsaka ito yung bore, stock bore ng Honda Beat, ilalagay natin, ha. Ayan na po yung bore ng Honda Beat na stock, nalagay ko na sa makina na Honda Dio. Yan yung top dead center niya. Ito naman po yung piston ng Honda Dio. Tsaka ito naman yung piston ng Honda Beat. Kaso nakadiferensya noon dito, yung pin ng Honda Dio is pin 12. Ito yun. Tapos ito yung sa Honda Beat is pin 13. Kaya hindi sila compatible sa connecting rod. Kaya mahirapan tayo nito makahanap ng piston original na pin 12 na malalaki ang malalaki. Kaya mahirap tayong mag-upgrade. Maglagay tayo ng bore ng Honda Beat dito. Mayroon namang available doon sa Shopee. Pin 13 yun. Kailangan mo nang maglagay ng sleeve doon sa pin. Para para kakasya yung pin 12 niya. Kailangan mong magpa-machine. Ito naman yung camshaft ng Honda Beat. At ito naman yung camshaft ng Honda Dio. Tanging diferensya lang nito
ay manipis yung isang kamlob niya sa Honda Dio. Ito yon, ito yung manipis, ito yung ito naman yung sa Honda Beat. Pero pag isa sa lalagay natin doon sa fender head ng Dio, kasiya naman, tatama naman doon sa mga rocker arm. Same lang man lang sila ng forma, lagaya ng timing gear. Ito yun sa yan, yun po, same lang silang dalawa. Tanging diferensya lang nila itong isang lube dito sa intake ata, ito itong mapayat. Itong compression release, magkaparehas lang sila. Ayan o, yung compression release nila. Ito yung sa Beat, ito yung sa Dio. Try natin ilagay itong Honda Beat sa Dio. Yan po. Kasyang kasya yung camshaft ng Honda Beat dito sa Dio. Wala namang problema dito. Wala namang mahagip kapag iikot. So in short, pwede tayong bibili ng racing cam na pwede sa Dio natin. At ito ay yung pang Honda Beat racing cam. You know. Ito yan sa Honda Beat. Ito yung sa Honda Dio po.